Llegan. Yung mga tao po na nagsabi kanina na papasok lang din nandito na ang ating mahal na bisita, pwede na po kayong papasok. Kahit mainit, madali na lang po. Ang ating pong Queen of the Philippines, by our country, Madam Virgie Amborono de Bolkia Pipe of the Philippines. We have also here the arrival of our very own founding chairman, Sultan, Royal Sultan, Sultan Muhammad Amborono, the Bolkia Pipe of the Philippines under the lineage of Hassan, and his mother was in Araha, Sarit Kabutuan lineage. Dato Talos Kandato ka, isari yung kabunito na na. So maybe yung naiinitan po sa labas, inuulit ko po, pwede na kayong papasok. Because this is now the highlight of our program for today. Anyway, we are now able to discuss or emphasize just a few minutes ago the vision and mission of the program, but we are now very lucky enough for us that our program is for today from the United Nations Organization, makikita po natin siya ngayon. So kayo dyan po sa labas, pasunan po kayo para makinig ninyo kung sino po at makita po ang kanyang personalidad. So those other brothers who are not yet acknowledged,
Sultan Ibrahim Albani, Exponents Corporation founding chairman and chief executive officer. Marami po sa ating sa labas ng bansa ang kanyang corporation. Tulad po ng sinabi ko, the World Philosophical Forum for Philippine Affairs chairman ng UNESCO. And lastly, but not the least, kasi hindi ko po makayabasahin, baka po din tayo ng gabi kung sino siya. But lastly, but not the least, the ACT Philippines, the Alliance of Chaplains for Transformation Society and National Advisor po. So, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na keynote speaker for today, our very own Sultan Ibrahim Albani, sir. Sultan Amburolo Borquia the Pipe. His Royal Princess of the Philippines, Princess Margie Borquia the Pipe. My mentor, the Commander of the Medalet Moro National Liberation Front, Omar Abdullah. His Excellency, the former Ambassador, Bolu Chaudhry. The incoming Sultan of Media Appeal, Camilo Melendez. Sultan of the different provinces, municipalities, barangay. Before I would like to give a universal salutation of peace, allow me first to give a universal greeting. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So my brother Christian, nyanga sumainyo ang tunay na kapayapaan. Mga magulang at mga kapatid, bago ako magbibigay ng kaunting paluhala, I would like to introduce myself. Alam ko na paliwanag na ng mahal kong kapatid, the Secretary General. I am Sharif Ibrahim Albani, a native of Tawi-Tawi from Sulu. I am the chairman of the World Philosophical Forum under UNESCO in the United Nations, concurrent as one of the special envoy to the Organization of Islamic Cooperation. Mga magulang at mga kapatid, I am here. Gusto kong ipaliwanag sa bawat mamamayan na Muslim, Christian at indigenous people. Ano ba ang ugat ng problema? Dapat natin tudukan bakit hindi na natatapos ang libuan, digmaan, hindi pagkakaintindihan ng Muslim, Christian at ang ating gobyerno. Bawat isa sa atin, kailangan natin alamin. Kapag hindi natin alam, especially the President, down to the barangay, marami pong leader sa kasalukuyan ngayon na hindi nila alam ang kasaysayan ng kahapon. Kapag hindi nila alam ang kasaysayan ng kahapon, hindi nila rin alam ang tunay na kasagutan ngayon. So we have to dig out the political, the spiritual, the moral, the cultural of heritage of yesterday. So may kasabihan, kung sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan,
hindi makakarating sa paruroonan. So ngayon, alamin natin kung saan tayo nanggagaling. Bakit hindi na matapos ang digmaan more than 40 decades na? More than 300 years na dito sa banda natin. Ano ba ang nangyayari? So makinig po kayo, saliksikin natin ang kasaysayan ng kahapon. From 11th, 12th, 13th to 14th century. Di Malacanang before it was not in Luzon. Ang Malacanang po hindi sa Luzon. From 11th, 12th, 13th to 14th century. Saan po ang Malacanang? Di Malacanang before from 11th, 12th, 13th to 14th century, it was in Sulu, in Maimbong. This set of a government, it was in Hulu, Sulu, under the Republic Act 546. The territorial boundary of Sulu Archipelago, yung territory ng Sulu is Asian country before, yung kanino noon natin. Headed by Sultan Saripul Hasim, known as Sultan Pahala Paduka, yung tinatawag na Eastern King Dynasty. Sa panahon ng kanino noon natin, we are the richest country in the whole world. Marangal ang kaninunuan natin noon. Sa panahon ng kaninunuan natin, hindi nangihingi, namimigay. Sa panahon ng kaninunuan natin, from 11th, 12th, 13th to 14th century, we are united into one, regardless of religion, color, tribe, race, nagkakaisa tayo. Sa panahon ng kaninunuan natin, we are the richest country proven by Bible, Quran, science, and history na tayong bansang maharlikan ang pinakamayaman sa buong daigdig. Hindi ko sinabi. Sinabi ng Biblia, Quran, science, and history. Ano yung political structure ng kaninunuan natin noon? Malalaman niyo po yan ngayon. In Mindanao, Sultan Kudara. In Mactan, Sultan Kapulapo. In Iloilo, Sultan Iloilo. The 10 island of Panay, it was headed by Sultan Marikudo. In Luzon, is divided into three forms of sultanate. Princes or Duha of Pangasinan, Sultan Lakandula, and Sultan Sulaiman. Divided Pasig River at the territorial boundary. Ano ang batas natin noon? Which is the Holy Quran. Ang batas ng kaninunuan natin noon, which is the Holy Quran, amalgamated with traditional and customary practices. Pinagkaisa ang hadis pati palman. Sa panahon ng kaninunuan natin, marangal, ang lahat ng bansa ay lumuluho. Generation to generation, mga mahal kong magulang at mga kapatid. When the world knows the Maharlikan Empire is the richest country in the whole world, the Vatican, the Rome, they combined together and appointing Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan, according to the world history, he almost conquered half of the world, establishing the Catholicism and Christianism. When Magellan came to the Philippines on March 16, 1521 in order to colonize, to Christianize the people. Objectively because of the asset, dahil sa kayamanan ng kaninunuan natin. Who fight? Who defend? Who protect our homeland, which is our brother Muslim? That is the beginning of the First World War. And Ferdinand Magellan was pendied by a great Muslim fighter, which is Lapu-Lapu in Mactan. Generation to generation, under the Chinese regime, under the evil leadership of Limahong, pumunta dito sa bansang Pilipinas because of the resources and the assets of our ancestors. Who fight, who defend, who protect our homeland, which is our brother Muslim. In 1938 to 1942, which is the Second World War, the Japanese regime, our
Apostle Christ, rate our Holy Scripture adulterated. Yung Holy Quran, ginagawa nila pangpunas ng kanilang mga dumi. Who fight, who defend, who protect our homeland? Yung mga kaniniluan natin. The American come to the Philippines bringing a magical power of Satan, establishing a divide and rule policy. Tandaan nyo, even the 45 Palito was invented because of the Tauso. The 1911, uulitin ko ha, the 45 Palito was invented because of the Tauso, the 1911. So ang kaninunuan natin noon, if you will try to dig out and dissect the history of yesterday, huh? We are the great warrior and then we are the great defender and protector of our homeland. Tanong ko sa mga leader, sa mga sultan, sa mga imenelat, ano ang tawag sa Muslim ngayon? Apo saya, terrorist, killer, kidnapper, nagmamasaker, pumapatay, DVD sa kanila. Lahat ng karumaldumal na tawag nandoon sa Muslim in the current situation today. So where is the mindset of our academy today? Mga mahal kong magulang at mga kapatid. Diba? May kasabihan ang sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroroon. Now, generation to generation, lagi niyo tandaan, generation to generation, from Commonwealth government or Malolos Constitution, that the Philippines was declared under the Christian country in the Paris Orient. Ang ibig sabihin, bago na independent ang bansang Pilipinas, diniklaim na from Malolos Constitution up to Makapaga, that the Philippines under the Christian country in the Paris Orient, they never recognized the Muslim and the Philippines are the Palawan. Lumala po ang problema. That is the cause and effect. Ang mga kaninanuan natin, namundok na. Nagkaroon na ng black shirt noon, hindi pa kami pinahanap. Lumaban sa gobyerno. Nabuo na yung tinatawag na Mary National Liberation Plan headed by Lord Missionary, the chairman of the Imenelat. More than 1,000 million people namatay because of that word alone, that the Philippines under the Christian country in the Paris Orient. Napag-usapan ng Imenelat sa Libya in 1976 with the so-called Tripoli Agreement in Libya. And what are the wisdom? Ito po yung effect. What are the wisdom of Tripoli Agreement in Libya? The wisdom of Tripoli Agreement in Libya recognizing that the Philippines is not only for the Christian country but it is also for the Muslim country in the Paris Orient. Ang ibig sabihin, sa panahon ng signing of treaty or agreement, Tripoli Agreement, na-recognize na ang Muslim dito sa bansa natin. So we have to shout President Ferdinand Marcos, kung hindi dahil sa kanya, hindi na makilala ang Muslim dito sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni President Marcos, more than 500 Muslim, pinatayo niya. Sa panahon ni President Marcos, he burned the Muslim from Batanes to Tawi-Tawi. Sa panahon ni President Marcos, nagkaroon ng scholarship ang mga Muslim lahat. Doon po unti-unti na-recognize ang Muslim. Generation to generation, ang Tripoli Agreement hindi pa rin nasunod. Lumala na naman ang problema. Mayroon na naman tayong tinatawag, mga mahal kong magulang at mga kapatid. Nagkaroon na naman ang tinatawag na Semi-Peace Accord Agreement in 1986 during Cory regime. Hindi rin nasunod. Nagkaroon na naman tayo ng tinatawag na Final Accord Agreement in 1996 during Ramos regime. Itong mga agreement na ito, hindi rin nasunod
You see? So, ano ang result? What are the cause and effect? Lumala ang insurgency. Nandoon ang kidnapping. Nandoon ang terrorist. Nandoon ang magnanakaw. Nandoon ang pumapatay ng tao. Rampa ng drugs ngayon sa buong bansang Pilipinas. Sa bawat isa sa atin dito, alam natin, 93% lahat ng barangay sa buong Pilipinas, everybody knows that there is drugs. Nalasog po ang utak natin ngayon, mga mahal ko ng gulang. Now, yun po ang nangyayari sa kasalukuyan ngayon. So generation to generation, ito po ang tandaan ninyo. Generation to generation, what the current government to did, ano po ang nangyayari ngayon? Kailangan malaman ninyo. Napag-usapan na ngayon naman yung tinatawag na MILF. The current government, they negotiate with the MILF. Nandito na ang tinatawag na Bangsamoro Bisiklo, the BBL. As your brother Muslim, ako po kapatid yung Muslim, I am not against about the Bangsamoro Bisiklo, the BBL. As a Muslim, ang objective ng Bangsamoro Bisiklo is to establish a political identity and self-determination. So as a Muslim, I am not against. But there is so-called missing link, may kulang. Ano ba yung kulang? Who are the stakeholders of Mindanao? Or the Autonomous Region of Muslim Mindanao? The stakeholder of Mindanao or the Autonomous with number one, apat po yan, which is the Sultanate of Sulu, the Sultanate Kingdom, in all the royal family, they are the stakeholder of Mindanao. In these people, they are not properly consulted. Hindi po nakonsulta ng maayos. The Sultanate of Sulu, instead that they fight with their brother Muslim or the government, they attack Sabah. Nakita nyo, di ba? This Sabah Sea. More than 1,000 namatay, mga kapatid natin Muslim. From Maguindanao, from Sulu, from Basilan. It shows that they are in oppose about the Bangsamoro Bisiklo. Number two, the mother struggle of the Bangsamoro, which is the Moro National Liberation Front, the MNLF, headed by Norm Isuari. And they are not properly consulted. Ano pong ginawa nila? They attack Sabuanga City, the siege of Sabuanga City. More than 1,000 people namatay, both civilian authority, victims hanggang ngayon, daily ang patayan sa Sabuanga City because hindi na makakain, sometimes 3 times a day. So it's just that we are in a pause. Number three is stakeholder, which is the Christian. We have to accept the reality. The Christian are the majority in Mindanao. And they are also in a pause. Number four, they have the origin. The indigenous people, the nomad, they are the owner of the land. And they are not properly consulted. Nakikita natin ang patayan hanggang ngayon. It shows that the four stakeholder are not consulted properly. I am appealing to the government, the current government, to the President of the Republic of the Philippines, to our brother MILF. If they are really sincere to establish a long-lasting peace solution for the country, we must accommodate everybody. Accommodate the Sultanate Kingdom, you people, accommodate everybody in order to establish a long-lasting peace solution for our country. Mga magulang at mga kapatid, ito po ngayon ang dahilan bakit tayo nagkawatak-watak na sa kasalukuyan. The present situation today, the Muslims are already disunited. Itanim ninyo sa inyong puso at isipan. Uulitin ko, the Muslims today are disunited because of the word tribalism.
Ang Maranao pati Maguindanao sometimes hindi magkaintindihan. Di Tauso, Giliangan sometimes hindi magkakaintindihan. Di Maranao in Tauso sometimes hindi magkakaintindihan. Again and again because of the Bangsamoro Bisiklo, nagkawatak-watak na naman ang mga Muslim. Mga Muslim, we have to be aware. Hindi po kailangan tayo magkawatak-watak. The Christian also are the majority here in the Philippines, they are also disunited. Watak-watak ang mga Kristiyano ngayon. More than 3,000 religion was registered in the Security and Exchange Commission. It shows that the Christians are disunited. Iglesia ni Cristo, Protestante, born again, Jehovah Witnesses, Catholic, Israelista, Sabadista, or whatever religion. It shows that they are disunited. In bear in mind, we have two major political parties in our country today. Number one is opposition. The opposition are disunited today. Nakikita ninyo, kahit hindi ko natalakay niya. The administration also are disunited. So kung isama total mo yan, the Filipino people are disunited, watak-watak ang lahat ng mamamayan Pilipino. So we are cursed by God Almighty. Pinarusahan tayo lahat ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, I have to summarize the problem of our country today bago natin bigyan ng solusyon. Our country today has multifarious problem. Problem of morality, child abuse, disease, corruption, terrorism, killing, kidnapping, massacre, drug, war in Mindanao is beyond control. Para sa akin, all those problems, they are all minor problems. We have a vital problem of our country today. What are the vital problems of our country? The vital problem of our country, which is abject poverty. Ang tunay na problema ng bayan ngayon, yung gutom ang mamamayan Pilipino. Gutom ang mamamayan Pilipino from Batanes to Tawi-Tawi. Ito po yung kalaban natin. Agahan, tangalian, hapunan. How to solve that problem? Paano pong lutasin ang problema na yon? Ang problema ng sambayan ng Pilipino. It's easy to solve kung makinig tayo lahat at susundan natin. The God Allah, they give a revelation for us. Watasimu bihamdillahi jami'a wala tafarraqu. Hold fast the rope of God and then not split. Magkaisa kayo. That revelation is not only addressed for the Muslim. We have to be united in religion, all spiritual, moral, social, economical, spiritual, political, in all aspects. We have to be united into one. Sabi naman ng Christian, magkaisa lang kayo. Kung kayo'y nagkakaisa na ibibigay ko sa inyo, hindi nyo pang nakakamtan. Meaning the treasure, kayamanan, kasaganaan, at kapayapaan. So this is the real solution for our country. Kailangan na po magkaisa ang Muslim, Christian, at mga katutubo sapagkat ito lamang ang tunay na sagot sa tunay na pagbabago at tunay na kapayapaan ng inang bayan. Wala na po iba. Mga mahal kong magulang at mga kapatid, totoo ba ang sinabi ng Diyos? We have to prove it. Totoo ba ang sinabi ng Diyos sa lahat ng bansang nagkakaisa, nandoon ang tunay na kayamanan? Yes, totoo. What is Dubai compared to the resources of Tawi-Tawi alone? Dubai desert, walang mataniman ng alaman. But Dubai, they are the richest country. Walang mahirap sa Dubai, mayaman na ha. What is Brunei compared to the resources of Sulu? Brunei is nothing. Kalingkingan lang ng resources ng Sulu.
Bakit mayaman? Because we are united into one, adopting the ideological principle of peace. What is Singapore compared to the resources of Ligawas and Mar? Singapore, malaki pang Makati po, walang tubig sa Singapore. They even get water in Singapore from Johor Bahru, the boundary of Malaysia in Singapore. Bakit mayaman? Because they are united. Hong Kong, Malaysia, Indonesia. Bakit sila mayaman? Because they are united into one. Pero dito sa bansa natin, tingnan nyo, we are the richest country in the whole world. Hindi ko sinabi. The latest technology, the satellite of China and America, we are the biggest reserve in the whole world in terms of oil exploration. Nandito sa bansa natin. Bakit kayo mahirap kasama ako? What is Saudi Arabia, Dubai, Iran compared to the resources of Southern Philippines? The Mindanao Archipelago, they are all nothing. Kalingkingan lang. Bakit tayo naghihirap? Because we are disunited. Watak-watak po tayo. Mga magulang at mga kapatid, I am challenging you now, especially the His Majesty, the Sultan, the Datus, the Raja, the Bai, I am challenging you now. Magkaisa po tayo. Umpisahan natin dito sa kinakatayuan, ginauupuan ninyo ngayon. Let's stand united into one, regardless of religion, color, tribe, race. Ibalik natin muli ang pagbabantog ng bansang Pilipinas. Paano natin maibalik ang pagbabantog ng bansang Pilipinas, mga mahal kong magulang at mga kapatid? Kapit-bisig po tayo. Kung alam nyo lang po ang ginagawa ni Sheriff Ibrahim Albani, pumapasok ako sa simbahan, nagdi-diskurso ako sa simbahan, mga kapatid kong Christian, magkaisa po tayo. We have been in war. Hindi kailangan ng gera dito. We have been in war since immemorial. From Spanish, Japanese, Chinese, American, what other sort of war? More than million people, Muslim, Christian, massacred, killed. What are the result of war? Nothing. Sa panahon ng Missouri, how many million Christian, Muslim, killed, massacred? What are the result? Tell me now. Nothing. Meaning war is not the solution to solve the problem. The only solution for our country today, ang pagkakaisa ng Muslim, Christian at mga katutubo, yun ang tunay na sagot sa tunay ng pagbabago at tunay na kapayapaan. Why? Unity is power. Unity is command. Unity is treasure. Once the Filipino people united, babalik muli ang pagkabantong ng bansang Maharlika. Who are the government? You people, we people are the government. Tayo ang gobyerno. The government, which is the people. Why we attack? We have to do something outside the box. Do not attack the government. But, tutulungan natin ang gobyerno because we are the government today. Anong gagawin natin? We will do outside the box. Paano tayo makatulong sa gobyerno? Yan po ang dapat gawin natin, mga leader, sa kasalukuyan. Now, mga mahal kong magulang at mga kapatid, lagi niyo po ang tandaan. Naririto ako bilang isang kapatid ninyo. Gusto ko ipamulat sa inyong lahat. Bakit si Albani mayroong poster ganito? Albani Movement for Senator. Why? Gusto ko iparating sa inyo why we run for senator in our country. This is not my fight. This is your fight. This is our fight. I just spark
Gusto ko lang po sindihan. I am not a, we have a lot of intellectual Muslim, academic, professional, lawyer, academic, scientist Muslim. Pero di kaya nila i-jihad ang pera nila sa laban na ito. We have 24 senators in our country today. 21 in Luzon, 3 in Visayas, none in Mindanao. Wala sa Mindanao, ha? 21, only 21 in Luzon, 3 in Visayas, none in Mindanao. There is no Muslim representative in Senate. So where is justice? Where is equality in terms of national leadership? Wala. So kahit ano pa ang gawin sa Mindanao, hulugan kayo ng bam, masakay doon, patayan dito. If you have no bosses sa Senado, walang mangyayari sa atin. Number 4 dahilan, out of 100% income of the national government, 65% income from Mindanao. 35% Luzon in Visayas. Without Mindanao, the Philippines can never stand alone. But in terms of development, what the national government did, they only give 5 to 10%. What is justice? What is equality in terms of national leadership? Why? Because you are Muslim. Because you are indigenous people. So the discrimination always there. Nandoon pa rin ang discrimination. You see? Mga kung magulang at mga kapatid. Kung walang nakapagsalita sa Senado, walang mangyayari sa atin. Number 2, as a member of the World Philosophical Forum in UNESCO, conference one of the special appointed of the Organization of Islamic Conference, 58 countries ang Muslim. An iota of Muslim ambassador walang mapili doon. Why? Because we are Muslim, they never trust us. Ambassador to Brunei Christian, ambassador to Saudi Arabia Christian, ambassador to Dubai Christian. Why? Because the government will never come. We have a lot of intellectual Muslim, academic, professional, scientists. Pero, wala tayong process. Mga mahal ko, magulang, mga kapatid. I am here as your brother Muslim. As I told you, this is not my fight. Hindi ko po ito laban. Laban nito. Sa araw po ng halalan, mga mahal kong magulang at mga kapatid, subukan ba natin mag-isa tayo? Isang araw lang. Bawat isa at atin, we have our own individual interest. Mayroon ako pang sariling interest. Lahat kayo, mayroon kayong interest. Bawat isa sa atin, mayroon tayong personal interest. Please, for the highest interest of the Muslim, the Sultanate Kingdom, the Maharlikan, the royal family, let us set aside our personal interests in one day alone. Let's march for war. Let us dream for the national interest of our country, or regardless of religion, color, tribe, race. We need someone in the Senate that could represent the national issue of our country today. Mga mahal kong magulang, mga kapatid. Kung uulit-ulitin ko sa inyo, kahit 2 oras, 3 oras, hindi matatapos ako magsalita dito. Our brother Muslim Christian indigenous people sitting in the mountain of gold in Mindanao, but they are beggar. Why? Uulitin ko. Because we are disunited. So ngayon, mga mahal kong magulang at mga kapatid, sa araw na ito, this is only the beginning. Okay? Umpisahan natin, bulungan ang mga kapatid natin, sumama sa grupo natin because this is the right direction. Itong grupo po ito, ito ang tunay na direction. Tamang direction upang pagkaisahin ang lahat ng royal family. Alam doon, kasama natin mga Muslim, mga panaikat ngayon, mga raja, mga sultan na matay na. Nandito sila ngayon to revive the cultural heritage of yesterday.
yesterday. Ibalik muli ang pagkabato. Hindi na nakilala ngayon. Ang nagiging leader ngayon ay walang tunay na dugo. The direct descendant of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So uulitin ko, alam ko simula pa lang ito. Tatapusin natin. Pero isa lang po ang mahihingi ko sa inyo, mga magulang at mga kapatid. Lagi ko po uulit-ulitin sa inyo. Bulungin natin, bulungan natin ang mga kapatid natin Kristiyano. Kasama natin sila, kakampi natin sila. Hindi natin pwede ipaghiwalayin ang Luzon, Visayas, and Mindanao. We are one. May kasabihan, sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. We have to guide them. Paano natin ito isahin sila within one direction? Hindi po pwede maghiwalay. So ngayon, bago po ihinto ang aking pananilita, I would like to congratulate the beloved mayor of this municipality. Alam ko kung hindi dahil sa kanya, hindi mabubuo itong pulong-pulong natin. So we have to salute him at sana kung ano man ang mangyari, we have to support him in our cause. And we have all to saluduhan din natin ang ating mahal na kapatid na gobernador. Wala man siya dito, nandun sa Malacanang. So we have to support him in our cause. Because nakikita natin, they are the supporter of peace, the supporter of unity and diversity. Kung wala sila, hindi mabubuo ito. And above all, sana ang lahat ng mga leader, kasi hindi po ako pupunta dito kung hindi ko nakikita ang ating leader, His Majesty Sultan Amburono Borkia V. We have to be one in support for his leadership in our cause. In behalf of the Southern Philippines, the Sultanate of Zulu in North Borneo, our family, I am appealing to them, appealing also to the family of Borkia here, we have to be one. We have to stand united into one to support for our advocacy, a revival of cultural heritage of yesterday. Kasi may kasabihan, kung sino man ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi tayo makakarating sa ating paruroonan. Maraming salamat, nyawa sumayo ang tunay na mapayapaan. Hello. Siguro narinig po natin yung ating speaker, the Philippine envoy to the OIC and the United Nations. Siguro nakukot po natin. Siguro naintindihan po natin kung anong kinuha niya dito. Dahil po sa leadership ng Philippine Royal Sultanate, Clan of Sheriff Olya, na tayong lahat dito, pinagsikapan po niyang makarating dito sa araw na ito. So, meron akong natandaan nun sa kanyang mga sinasabi, although na yung some other provinces, kukunti lang ang dumating, but I would like to request your attention to take note of what the statement of our honorable guest for you that upon returning on your provincial seat of government of the PRSSI, pwede po ninyong mabanggit.
Gagampanan natin paano natin maibalik muli ang pagbabantog ng ating inang bayan, paano natin maibalik yung respeto ng Muslim dito sa bansang Pilipinas. So, sumunod kayo. Ang panunumpa. Ako po si Sultan. Sabihin niyo yung sarili. Bakit yun yung pangalan? Taos Puso, ako ay manunumpa, nagagampanan ko at tutuparin ko ang aking tungkulin bilang municipal, provincial, sultana o sultan ng Philippine Royal Sultanate Clan of Sarif Aulia Incorporated sa Republic ng Pilipinas. Ngayon araw
17 buwan ng Enero 2016. Naawaan po tayo ng Panginoon Allah. Maraming salamat sa inyo lahat. Palakpakan po! Palakpakan natin. Sa palagi, pag-uwi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 -u
So, salamat ka po sa inyo, hindi no, sa tanong panunog pa, sa kapilman, tuwa sa mga ngalan eh, na, okay. Okay. Huwag muna kayo, ano, huwag muna kayo kumalit sa inyo sa tayuan. We are now going to claim a provincial portal of Cotabato province. Lagat ko pa, dahil at dinagaan ang lagat ko, lagat ko pong nagawa ko. At Bismillah Rahman Rahim, by very good power vested in us, as the national officers of Philippine Royal Sultanate Plan of Sarikolia Incorporated, today's January 17, 2016, at the Gymnasium of Bacala Municipality, Province of Cotabato, we proclaim you now as Sultan and by lobby of this province, municipality, and barangay of North Cotabato. Kaawaan po kayo ng Allah. Okay. Ang tanong po, ano ba ang assurance? Ano ang pangako natin kung mangyayalan tayo bilang isang senador? Madam, my apology, I don't want promises. Because minsan I possibly declare na sila ng promises. Pero pangako lang dito, walang nangyayari. What do you It's an idea of implementation, it's not only promises. Kasi ang pangako sometimes napapako. Anong dahilan bakit tayo tumakbo? Yun ang essence, bakit tayo tatakbo? Anong ang magagawa natin bilang isang senador na hindi kita magagawa lahat? Kasi kung magawa kita, hindi na tayo tatakbo, susuporta na lang tayo. Okay? Number one. Ano ang magagawa ng Sir Ibrahim Albani na hindi magawa ng karamihan? We have a lot of congressmen, governor, ano pa ang magawa sa Mindanao? Marami sila ay tulong. Pero sa atin, ang may pangako ko sa inyo, hindi pangako dahil bibigyan ko kayo ng pera. Hindi pangako na bibigyan ko kayo ng Word lang. So, dahil ang ipangungako ko sa inyo, yung sinabi ng Diyos, magkaisa ba tayo? Kung tayo nagkakaisa na ibibigay ng Diyos ang hindi pa natin nakakamtan, ano ang magawa ko? Ako, I am not working international government. I am an NGO, but I have been traveling around the world na walang sumusuporta sa akin. Sinong sumusuporta sa akin? Which is Allah. Kasi ang advocacy natin, ang advocacy ni Albani, is to revive the cultural heritage of West Country. Iba yung muli ang pagbabato natin. Now, ano ang gagawin ng Senado kapag nakaupo tayo? We will not ask any single senator of the national government. But we have to do something outside the box. Anong sinasabi ng outside the box? Kasi the national government, any leader, relying on the national income of the Philippines, meaning ERA, internal revenue, do not own more opinions from president down to the government. Why? Because the Philippines are not economic bankrupt in the day. You see, what we need to leader that has an expertise in technical know-how, not relying on the internal revenue. Huh? We have the expertise to provide from nothing to something. How to do it? Yun ang sinasabi. Anong gagawin natin? You see?
Anong gagawin natin? Tingnan niyo po, madam. Ang lahat dito nakatuwang-wang. Ang lupain ng mamamayan Pilipino dito sa Mindanao, nakatuwang-wang. Kasi, nakatuwang-wang. We will convert everything into cash. How to do it? Yun ang dapat natin alamin. Ha? Number one, ang lahat, we have to do massive plantation. We will convert Mindanao into a food basket. You see, ang Mindanao, we have backlighting in terms of technology. Ang lupain natin ang katiwangwang. You know, in Japan, bumibili ng lupa para pagtaniman lang. Sa Australia, yung mga farmers mayayaman. Dito sa atin, ang farmers may hirap. Pagtikan po natin yan. Okay? Dito, samahan niyo ako sa laban nito. Bakit niyo ako sasamahan? Kahit ano pang pangako hindi mangyayari, bakit? Mindanao, it was marked already in the whole world that barbaric ang tao dito. You see, mayroon siya tinatawag na advisory. Sabi ng mga ano, huwag kayo pumunta sa Mindanao, nandun ang abusaya, nandun ang terrorist, nandun ang kidnapper, nandun ang pumupukol ng ulo. Lahat ng karamadugan na tawag nandun sa Mindanao. You see? Sino ang papasok dito ang investor? Walang isa man papasok dito. Why? Ganyan ang advisory. Nakakatakot. If there is no peace in order, walang papasok dito. Samahan niyo po ako. Ha? We have to remain Mindanao into a positive one. Mindanao is not the barbaric country. We are peacemaker. Mindanao is the richest country in the whole world in terms of natural resources. Tayo ang pinakamayaman sa barangay dito, pero hindi natin alam pa paano itong gawin. Okay? Mindanao alam ko to stay in the whole Asia, ha? Tandaan niyo yan. Mindanao ko to stay in the whole Asia in terms of the government. Pero wala tayong magawa kasi we are controlled by capitalists. Huwag po tayo magpa-control. We need someone to spark. Okay, number two. Anong gagawin natin? Si Sarah Jodeva Mani, kapag naging senador, hindi po ako patanggap ng salary nyo. Walang salary si senador. We have to give to mga matatalunong bata scholarship sa kanila. Bakit? Sabi niya, sir, paano ka mabubuhay? I am not working in the government, but I have been traveling around the world without the help of the national government. You see? Number two, we have been outside the government. Ibibigay po natin yan to have livelihood to the people. Because the foundation of the government is the barangay. If the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. What is barangay? Ang barangay po ngayon, walang ina, walang tubig, walang school, walang hospital, walang education sa loob. You see, ito pong kulang, lalo-lalo na sa Tawi-Tawi, part of Southern Philippines. Hindi ba natawag barangay? Kami ang barangay doon, walang ina, walang tubig, walang school, walang hospital. Walang life nito. So, hindi matatawag na lang. Now, sa atin, ipahin natin yun. Ako, ito po ang real pangako mo. Okay? Alam ko hindi na matatakap natin. Ang Mindanao ng backsliding in terms of education. We have to educate our young generation. I need intellectual student. Matatalo ng student. I need 500 for me. If 500, ibigay niyo sa akin. Scholar, wala silang gagawin. Use all my machinery. Paano sila mag-aral sa labas? 500 young student. We'll study Islamic jurisprudence. We'll study banking. We'll study IT. We'll study engineering. Lahat sa labas ng bansa, scholar, wala silang gagastos sa isa man. Within that 500, pagbalik na dito in 4 years, we can conquer the Philippines without any war at all. Matalo na sila lahat. Now, we have to do the preparation for the younger generation, for the future generation. Wala pa yung politiko na ako ng gano'n. Pero ito, alam niyo po, scholar ko ngayon, 21 scholar. They are all studying in the private school. You see? But, kapag nandun ako, I can assure you 100%. I will do all the possible things. We need a political student for the future generation. Every year, kailangan, mayroon tayong scholar ng 500. You see?
500 in 3 years, that is 1,500 students in 4 years, pagbalik nila dito. Ano ang hindi na kaya gawin? They can speak 20 English kahit saan mo yan ilaro. So, hindi man natin matanggap, our young generation, yun ang tatanggap. But we will po ang mga pangawa ko sa inyo. So, salamat po, mana to. Salamat po, no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kamag-anak ko sa ibang tribo, gandang tanghali. Una sa lahat, napasalamatan ko yung ating gina. Yung mayor natin dito si Honorable Oscar Ubaldo Beto. Although wala siya dito, nandito naman kami. So, labis-labis ko pinasalamatan yung pag-welcome niya sa atin sa programa. All the time, kahit anong oras magagamit natin ang lugar ng Matala, North Cabato. Lalong-lalong na pinapasalamatan din natin yung ating governor dito sa North Cabato, si Honorable Lala Taleño. So, ganun pa rin, although wala siya dito, so nandito naman kami ng First Lady ko. So, parang nandyan din yung governor natin sa North Cabato. So, yung representative nga pala natin sa United Nations, ako yung lupus na nagpapasalamat, Senator Ibrahim Albani, kay Master ko, si Master Guru sa India, kamag-anak natin sa Bulkiaklan, kamag-anak ko rin sa Bulkiaklan, si Sheriff Albani, pati kayo, kamag-anak din namin sa Bulkiaklan. Alhamdulillah. So, ladies and gentlemen, maraming salamat din sa ating Sultan na nag-host ng program, si Sultan Batra dito sa North Cotabato Province. So, we have 17 provinces in Mindanao Island. So, isa-isa namin kayong pinapakilala sa mga representatives natin galing sa United Nations. Una pa lang ito na nakikita ninyo sa harapan natin. Kausunod, marami na sila na nanggaling sa UN para matugunan kung ano ba talaga yung gusto natin mangyari sa lugar natin sa loob ng Pilipinas. Ang una ko lang dito ipaalam sa lahat, nakot ko yung isang mga issue kanina, ayaw ko magbanggit kayo ng ibang mga agency, lalo na kung binabanata natin dito dahil ayaw ko yung mangyari na mayroong magsasama ang loob kahit sino man sa atin. Kahit anong ahensya dyan, dapat naman yung nag-arrange ng program, i-briefing natin yung sino yung nagsasalita. Kasi iniingatan ko yung pangalan ng PRSDSAI, yung Philippine Royal Sultanate Transit Service Audio Incorporated. Lalong-lalo na kung matakal dito yung sabi nila na UBJP, United Bangsamoro Justice Party, ayaw ko babanggit kayo dito dahil baka pagalitan tayo ng kabila. Yung programa natin, doon lang tayo tutok sa programa. Huwag tayong lilipat sa kabila without proper authorization o kaya yung nanggagaling sa kanila ng mga personal. Yung BBL, may mga personal yan sila mga official. Dapat kung magbibitaw tayo dito ng issue regarding sa BBL, dapat pupuntahan natin yung pinaka-high ranking officer nila na walang iba si Papa Haji yes, Alhaj Ibrahim Murad. Kukuha po tayo doon ng permission para naman hindi kayo makabypass sa kanila. Yun lang ang gusto ko mangyari. O tingnan natin yung leadership ng Moro National Liberation Front. Nandito siya sa atin sa harapan. So napakaganda. Wala siyang inatake. Ayaw ko mag-attack kayo. Kahit sa mga NGOs na hindi na ano, ayaw ko magkaroon tayo ng atake. Ano po? So, kinukumpirma ko lahat, yun lang ayaw ko, yung mag-attack tayo kahit hindi naman ahenya. Gusto ko ma-develop tayo na walang kasama
ang loob. Perfect. Ano po? So, yun lang po ang gusto kong malaman ninyong lahat. Maraming salamat po.